Mahalaga sa mag-asawa ang pagkakaroon ng sariling bahay. Dito kasi ay nagkakaroon sila ng kalayaan na gawin ang nais nila nang walang matang nakamasid sa kanila. Kaya naman karamihan sa mga bagong kasal ay bahay at lupa ang unang ini-invest, lalo na kung sila naman ay merong budget. Ngunit paano kung ang bahay na inyong nabili na inakala ninyong magiging pugad ng inyong pagmamahalan ay magiging pugad pala ng kababalaghan at katatakutan? Dear Papa Dudut, sa aking naranasan sa buhay ay masasabi ko na hindi porket hindi bukas ang iyong third eye ay hindi ka na makaka-experience ng mga kababalaghan. Meron nga siguro mga nilalang na nandito sa ating mundo para manggulo at magbigay ng takot sa ating mga tao. Magandang araw, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Rafaela. 36 years old na ako at kasalukuyan ay meron na akong asawa at dalawang anak. Masasabi ko na malayo na ang buhay ko kumpara sa naging buhay ko maraming taon na ang nakakalipas. Hindi lang pala buhay ko kundi pati na ang buhay ng aking asawa na si Lance. Nagsimula ang aming pag-iibigan noong 4th year high school kami. Pangalawang boyfriend ko siya at pangalawang girlfriend niya rin ako. Noon ay hindi ko talaga nakikita si Lance na magiging asawa ko. Pero nagpatuloy ang aming relasyon hanggang sa makatapos kami ng college at magkaroon na kami ng trabaho. Kagaya ng ibang relasyon ay hindi perpekto ang sa amin ni Lance. Dumaan din kami sa iba't ibang problema at ilang beses din kaming naghiwalay at nagkabalikan. Naging mas mahirap para sa amin nang magtrabaho ako sa Canada ng ilang taon at si Lance naman ay sa Dubai. Nagsakripisyo kaming dalawa at mas naging seryoso na sa buhay nang mag-propose na si Lance sa akin ng kasal. Nagkasundo kami na mag-ipon ng pera para sa aming future. Ayaw naming magpakasal nang wala pa kaming sariling bahay at lupa. Wala sa plano namin ang mangupahan o kaya ay makitira sa parents namin dahil gusto namin na magkaroon ng sariling buhay sa sarili naming bahay. Kung meron kaming parehas na ugali ni Lance, ayon ay ang pagiging matipid. Marami nga nagsasabi na yayaman agad kaming dalawa kasi kuripot daw kami. Pero hindi nila alam na yon ang paraan namin para mas mabilis na makapag-ipon ng pera. Hanggat kayang makamura at makatipid sa isang bagay ay ginagawa namin ni Lance. Kaya pagdating sa bagay na yon ay nagkakasundo kami. Kung meron namang mas murang alternative sa dapat bilhin ay yon ang binibili namin. Maraming taon kaming nagtiis na magkalayo, Papa Dudut. Tanging pagtawag at internet ang aming naging koneksyon. Pero hindi kami sumuko dahil naniniwala kami. Darating ang araw na magkakasama na kaming dalawa at hinding-hindi na magkakahiwalay pa. Habang parehas kaming nasa ibang bansa ni Lance ay nagpapahanap na ako sa kapatid ko ng bahay at lupa. Gusto namin na nakatayo na ang bahay dahil medyo nagmamadali na rin kami. Patapos na kasi ang kontrata namin at ang plano namin ay magpakasal na kami pagbalik sa Pilipinas. May isang bahay na nakita ang kapatid ko. 2-story house na modern ang design at isang taon pa lamang na natitirhan ng may-ari. Magmamigrate na kasi sa ibang bansa yung pamilya na nakatira doon kaya ipinagbebenta na. Parehas naming nagustuhan ni Lance ang bahay na yon, Papa Dudut. Kaya nang makauwi na kaming dalawa ay binili na namin ang bahay at inasikaso ang lahat ng dapat asikasuhin para malipat na sa pangalan namin ang pagmamay-ari ng bahay at lupa. Lahat ng gamit sa bahay na nabili namin ay ipinagbenta rin ng may-ari sa iba't ibang tao. Kaya nang lumipat kami ni Lance doon ay wala kaming kahit na anong gamit. Bumili pa kami ng mga appliances. Ang mga upuan, lamesa at iba pang kagamitan ay binili namin sa isang Japan surplus. Kaya talagang nakamura kami ng sobra. Kung brand new kasi ang bibilhin namin ay mahal ang magagastos. Ang sabi pa nga ng owner ng store ay sa isang bahay lang nang galing ang dining
bed frame at lounge chair na aming binili sa tindahan nila. Magaganda naman ang aming napili kaya sobrang satisfied kami ni Lance. Masaya kami kasi talagang nakatipid kaming dalawa, Papa Dudut. Sa pag-aayos naman ay nagpatulong na lamang kami sa mga kapamilya namin na available para hindi na kami umupa ng mga professional na malaki rin ang ibabayad kung sakali. Isinunod na namin ni Lance ang aming pagpapakasal. Kagaya ng sa bahay ay naging praktikal at matipid din kami sa mga gastos. Hindi man yon sobrang ingrande ay kontento na kami sa ganon basta maikasal kami at masaksihan yon ang mga importanteng tao na naging bahagi na ng aming pagmamahalan. Inisip din namin ang mga kailangan pa naming gastusin pagkatapos ng kasal. Bumalik sa pagtatrabaho si Lance habang ako naman ay nagtayo ng isang laundry shop para meron kaming negosyo na masasabi namin na kahit mawalan pa ng trabaho si Lance ay kikita pa rin kami ng pera. Hindi rin kami nagmamadali ni Lance na magkaroon ng anak. Sabi nga namin kung kailan kami pagkakaluban ay tatanggapin naming dalawa. Nung una ay wala sa plano na kumuha kami ng kasambahay. Pero nang napansin namin na napapabayaan na ang bahay dahil parehas kaming may ginagawa ng aking asawa, ay kumuha na rin kami, Papa Dudut. Isang malayong kamag-anak ang nirekomenda sa amin ng nanay ko. Si Andrea na isang 25 years old na dalaga. Mahiyain siya pero masipag. Lahat ng gawaing bahay ay alam niya dahil naging kasambahay na rin pala siya dati. Okay para sa amin ni Lance, si Andrea. Hindi rin siya mabarkada o palaging umaalis kaya kampante kami na talagang maaalagaan niya ang aming bahay. Ngunit makalipas ang isang buwan ni Andrea sa amin ay may napansin kaming kakaiba sa kanya. Madalas ko siyang nakikitang nakatulala o kaya naman ay pabulong-bulong na parang may kinakausap. Ilang beses na rin na nasa itaas siya tapos bigla siyang tatakbo pababa at mukhang takot na takot. Kapag tinatanong ko naman kung bakit ay palagi niyang sinasabi na wala. Nung una ay nakala kong normal ang kinikilos na yon ni Andrea. Pero nang nakita ko na siyang naghahasa ng kutsilyo sa kitchen at bubulong-bulong habang nanlilisik ang mga mata, ay kinabahan at natakot na ako. Nagsimula na ring mawala ng focus si Andrea sa kanyang trabaho. At kung minsan ay palagi na lamang siyang nakakulong sa kwarto niya sa ibaba. Nung una kong sinabi yon kay Lance at kahit siya ay napansin din yon kay Andrea. Dahil lang nanay ko ang kumuha kay Andrea para sa amin ay sa kanya kami humingi ng tulong. Pakiramdam kasi namin ni Lance ay hindi na fit si Andrea sa trabaho niya sa bahay. Hindi man magandang sabihin pero parang nawala si Andrea sa katinuan sa dahilan na hindi namin alam ni Lance. Tinulungan kami ni Mama na sabihin sa magulang ni Andrea ang mga nangyari. Pinatingin namin si Andrea sa isang psychiatrist para matulungan siya kung anuman ang talagang nangyayari sa kanya. Ipinayo na kailangan na magpahinga ni Andrea dahil meron pala itong depresyon. Nang ihatid namin ni Lance si Andrea sa kanilang bahay ay meron siyang sinabi tungkol sa isang matandang babae at matandang lalaki. Ang sabi niya ay gusto raw siyang patayin ang mga ito kasama ng isa pang babae na pula ang mata. Hindi namin binigyan ng pansin ang sinabi na yon ni Andrea dahil alam namin na meron siyang pinagdadaanan. Bilang tulong na rin ay nagbigay kami sa pamilya ni Andrea ng cash bago kami umalis. Kumuha ulit kami ng isang kasambahay pero sa isang agency na kami lumapit. Meron silang naibigay na ang pangalan ay Ate Clara na isang 45 years old. Meron siyang pamilya pero nasa probinsya. Okay ang lahat-lahat kay Ate Clara dahil nagpa-medical pa siya bago namin siya kinuha. Kagaya ni Andrea ay masipag din siya at maasahan sa lahat ng gawaing bahay. Naging magaan din ang pakiramdam namin ni Lance sa kanya, Papa Dudut. Isang linggo pa lang si Ate Clara sa amin ay napansin ko na parang palagi siyang balisa lalo na tuwing umaga kapag kasama namin siyang kumakain ng breakfast. Hindi na ako nakatiis na tanungin siya kasi naaalala ko na
na ganun din si Andrea hanggang sa medyo lumala na ang mga nakikita naming mag-asawa. Ate Clara, napapansin ko kasi na parang palagi kang balisa. May problema ka ba? Kung meron ay pwede mo kaming pagsabihan ni Lance. Ituring mo kaming pamilya mo na, ang sabi ko sa aming kasambahay. Ma'am, aamin na ako sa inyo pero sana wag ninyo akong pagtatawanan ha. Pakiramdam ko kasi ay merong multo dito sa bahay ninyo. Hindi lang isa kundi marami. Palagi kasi akong kinikilabutan kapag mag-isa na ako. Tapos tatlong gabi na magkasunod na akong nananaginip ng magkakapareho. May nakikita akong matandang babae at lalaki at isang bata na galit na galit. Dito ko sila nakikita sa dining area. Takot na kwento sa amin ni Ate Clara. Baka naman nanonood ka ng horror palagi ate. Pabirong wika ni Lance. Hindi sir. Kasi sa tuwing uupo ako sa sofa ninyo ay ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya hindi na ako makapanood ng TV. Ang sabi ni Ate Clara. Tinanong din kami ni Ate Clara kung napabless ba namin ang bahay. Sinabi namin na wala pang gamit ng bahay ay napabless na namin yon. Bago pa kami tuluyan na lumipat. Ang sabi na lang namin kay Ate Clara ay baka napapasobra ang pagod niya sa trabaho. Hindi naman namin siya pinipressure na magpakapagod. Basta maging malinis lamang ang bahay at pag-uwi namin ay merong pagkain ay okay na kami doon. Pinag-usapan namin ni Lance ang sinabi ni Ate Clara. At sinabi ko kay Lance na naaalala ko na may sinabi rin si Andrea noon tungkol sa matandang babae at lalaki at isang babae pa. Kung kami ang tatanungin ni Lance ay hindi kami naniniwala sa mga multo dahil hindi pa kami nakakakita ng ganon. Kahit ang makaramdam ay hindi pa. Kaya medyo nagdududa kami kung totoo ba ang sinasabi ni Ate Clara. Naisip ko rin na kung totoo man ang mga multo at meron noon sa aming bahay ay ako si Lance ang unang makakaramdam at makakakita dahil kami ang may-ari. Bakit kailangan sa ibang tao pa manggaling ang salita na merong multo sa aming bahay? Pinayuhan ko si Ate Clara na palaging magdasal para maalis sa utak niya ang mga negatibong bagay. At kung meron man na gumugulo sa isipan niya ay magsabi siya sa amin ni Lance. At wala siyang dapat na ikahiya sa amin. Iginit pa rin ni Ate Clara ang kakaibang nararamdaman niya sa bahay. Kailangan mo ba ng makakasama, Ate Clara? Pwede kaming kubuhan ng isa pang kasambahay para makatulong mo. Baka kasi nahihirapan ka sa mga gawain dito sa bahay. Ang nag-aalala kong sabi kay Ate Clara. Ma'am, kaya ko naman ang mga gawaing bahay. Hindi naman ako nahihirapan. Talagang iba lang ang nararamdaman ko sa bahay ninyo. Nakita ko ang takot sa mukha ni Ate Clara nang sabihin niya yon, Papa Dudut. Pero nag-aalala kasi ako sa iyo ate. Ayoko nang maulit yung nangyari sa nauna naming kasambahay, ang sabi ko. Hindi lingid kay Ate Clara ang nangyari noon kay Andrea, Papa Dudut. Naku ma'am, huwag kang mag-alala kasi matibay ang kapit ng utak ko. Talagang natatakot lang ako kasi parang sa akin nagpaparamdam yung mga multo dito sa bahay ninyo. Naiiling na turan ni Ate Clara. Ate, walang multo sa bahay namin. Imposible. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan pero kung totoo sila at mali ang paniniwala ko ay imposible pa rin kasi napabless na namin ang bahay na ito. Ang git ko sa kanya. Hindi ko pa rin binigyan ng pansin ang mga sinabi ni Ate Clara. Patuloy ako naniniwala na pagod lang ang aming kasambahay kaya nakapagsasalita siya ng ganon. Kaya ang ginawa ko ay dinagdagan ko ng isang araw ang day off ni Ate Clara nang sa ganon ay makapagpahinga siya ng maayos at baka sa paraan na yon ay mawala na ang mga negatibong bagay na tumatakbo sa utak niya. Isang buwan na sa amin si Ate Clara ay hindi na siya nagkwento sa amin ang mga sinasabi niyang nararamdaman niya sa aming bahay. Hindi ko alam kung nawala na yung pakiramdam niyang ganoon o nahiya na rin siyang magkwento sa amin ni Lance. Kasi hindi naman namin siya pinaniniwalaan. Mas okay yon sa amin kasi hindi ko maiwasan ang mag-worry kapag may ikinikwento si Ate Clara na bumabahala sa kanya. Parehas kaming walang pasok ni Lance ng araw na yon at sakto na day off ni Ate Clara
kaya kaming dalawa lamang ni Lance ang nasa bahay. Naisipan naming mag-asawa na ilipat sa balcony ng aming kwarto yung lounge chair na nabili namin noon sa isang Japan surplus store. Nasa sala kasi yung upuan na yon at hindi masyadong nagagamit. At naisip ko na mas magagamit yon kapag inilagay sa balcony. Si Lance ang naglipat ng lounge chair sa aming balcony at agad ko yung ginamit. Maganda kasi ang upuan na yon, malambot at nakaka-relax. Sakto pa na merong malaking puno sa may balcony. Kaya kahit maaraw ay hindi pa rin ganon kainit dahil sa lilom na ibinibigay ng puno sa balcony. Sa pag-upo ko sa lounge chair ay medyo inihiga ko ang likod ko para makapag-relax. Si Lance naman ay nasa ibaba at nanonood ng TV. Pahapon na noon kaya hindi na gaanong kainit tapos ay medyo malamig pa ang hangin. Kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng antok hanggang sa nakatulog na nga ako. Nagising ako nang may maramdaman akong humahaplo sa noo ko na parang minamasahe ako. Binalik ko sa pagpikit ang mata ko dahil inakala ko na si Lance ang gumagawa nun dahil kaming mag-asawa lang naman ang nasa bahay ng araw na yon, Papa Dudut. Wawa ang kamay sa balikat ko at hindi mariin ang pagmamasahe sa akin. Kaya sinabi ko na diinan niya. Hanggang sa bigla na lamang akong sinakal ng mga kamay na yon at nagpumiglas ako. Napatayo ako bigla at gano'n na lamang ang pagkagulat ko. Nang hindi ko makita si Lance sa likuran ko, walang ibang tao sa balcony kundi ako lamang. Natakot ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Napatakbo ako pababa at nakita ko sa sala si Lance. Kaya sobrang imposible talaga na siya ang humawak sa akin habang nakahiga ako sa lounge chair. Anong nangyari sa iyo? Bakit parang takot na takot ka? Nag-aalala lang tanong sa akin ni Lance. May humawak sa akin sa may balcony. Sinakal niya ako. Nanginginig ang aking boses sa takot. Tinanong ni Lance kung sino pero wala akong maisagot. Gusto ko sanang sabihin na baka isa sa mga multo na nararamdaman ni Ate Clara pero naisip ko na baka pagtawanan ako ni Lance. Kaya sinabi ko na lamang na hindi ko alam at baka nananaginip lamang ako. Imposible naman kasing may umakyat sa may balcony. Kasi walang pwedeng maakitan doon mula sa may labas. Maliban na lamang kung gagamit ng hagdanan. Hindi nawala sa isipan ko ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Kahit ako kasi na mismong naka-experience ay hindi kayang ipaliwanag umatukoy kung sino ang sumakal sa akin sa may balcony. Kinabukasan pa ay may lumitaw na malaking pasa sa leeg ko. Kung titingnan yon ng maigi ay parang hugis ng mga daliri na nakasakal sa akin leeg. Medyo sumama din ang pakiramdam ko. Kaya hindi na ako umalis ng bahay. Pupunta sana ako sa aming laundry shop pero hindi ko na itinuloy pa. Mabuti at nasa bahay na si Ate Clara kaya meron akong makakasama. May pasok kasi noon si Lance sa trabaho. Diyos ko ma'am, hugis kamay talaga yung nasa leeg ninyo. Hindi po ba kayo sinaktan ni Sir Lance? Nababahalang tanong sa akin ni Ate Clara. Natawa ako ng kaunti sa sinabi ng aming kasambahay. Hindi ako magagawang saktan ni Lance, lalo na sa pisikal. Ewan ko ba pero bigla na lang akong nagkaroon ng pasa sa leeg nang hindi ko alam kung bakit, sagot ko. Tinanong ko si Ate Claro kung may nararamdaman ba siya sa bahay at ang sagot niya ay meron pa pero hindi na niya pinapansin. Medyo nasanay na rin siya. Wag lang daw talaga siyang masasaktan o mapapahamak nang dahil sa mga pinaghihinalaan niyang multo sa bahay at ibang usapan na raw yon. Para kasing naniniwala na ako sa sinasabi mo na yan, Ate. Feeling ko kasi ay multo ang may kagagawa ng pasa sa leeg ko. Pag-amin ko kay Ate Clara. Sinundan ko na rin ng pagkukwento sa kanya sa nangyari sa balcony habang nasa lounge chair ako. Sinabi ko na sa iyo, ma'am, may multo talaga sa bahay ninyong ito. Mabuti at naniniwala na kayo sa akin. E si Sir ba, naniniwala na rin? Turan pa ni Ate Clara. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na naniniwala na ako . Kaya huwag mo munang sabihin sa kanya, Ate. Baka isipin niya na nasisiraan na ako ng bait
Alam niya na kasi na hindi talaga ako naniniwala sa multo na yan. Pakiusap ko sa aming kasambahay. Ang nangyari sa balcony ay simula lang pala ng matitindi pang kababalaghan sa aming bahay, Papa Dudut. Isang gabi nasa sala kami ni Ate Clara at nanonood kami ng TV. Nagkatingin lang kaming dalawa nang marinig namin ang paggalaw ng upuan sa may dining area. Gawa kasi sa kahoy ang upuan at buong dining set, kaya kapag inurong ang upuan o kahit ang lamesa ay lilikha ng malakas na tunog yon. Nagkaturoan pa kami ni Ate Clara kung sino ang mag-check sa dining area kung bakit gumalaw yata ang upuan. Pero dahil sa ayoko at natatakot ako ay ginamit ko ang pagiging amo ko at sinabi ko kay Ate Clara na dapat niya akong sundin kasi pinapasahod ko siya. Pabiro ko naman yung sinabi kasi kung hindi lang talaga ako natatakot ay hindi ko yon kayang sabihin. Walang nagawa si Ate Clara kundi ang tumayo at pumunta sa dining area. Inawag niya ako at sinabi sa akin na kailangan kong makita ang nangyari sa parting yon ng bahay namin. Sinundan ko si Ate Clara at nakita ko na hindi lang isang upuan ang nawala sa ayos, kundi lahat ng anim na upuan na naroon. May isa pa nga na sobrang layo na sa lamesa. Kaming dalawa lang ni Ate Clara ang nasa bahay kaya imposibleng isa sa amin ang gumawa noon. Magkasama kami sa sandaling narinig namin ang tunog ng paggalaw ng upuan. Nakalak din ang back door kaya sigurado kami na walang ibang taong nakapasok. Saka meron bang ibang tao na papasok sa isang bahay para guluhin lang ang mga upuan? Sa tingin ko ay wala, Papa Dudut. Parehas kaming natakot ni Ate Clara sa mga nangyari. Pero kahit paano ay nagpasalamat pa rin ako sa Diyos na hindi yon nangyari nang ako lamang mag-isa ang nasa bahay. Simula nang mangyari yon ay madalas na naming mapansin ni Ate Clara na palaging nagugulo ang mga upuan sa dining area. Kahit ayusin namin yon ay hindi pwedeng walang araw na maiibang posisyon ng mga upuan. Nakapagtataka ang bagay na yon pero nakiusap pa rin ako kay Ate Clara na huwag nang sabihin kay Lance. Bukod sa hindi ko alam kung papaniwalaan niya kami ay ayoko na ring dagdagan pa ang iniisip ng aking asawa. Masyado na kasi siyang subsob sa trabaho at baka ma-stress na siya ng sobra kapag sinabi pa namin ang mga nangyari sa bahay. Nagpatuloy ang ganong pangyayari sa mga upuan sa dining area. Hindi lang yon kundi pati na ang nararamdaman ni Ate Clara na bigat kapag nakaupo siya sa may sofa ay nararamdaman ko na rin. Yung parang kapag nakaupo ako doon ay punong-puno ako ng negative emotions. Kagaya ng galit at sobrang pagkalungkot. Kaya naman kapag manonood ako ng TV sa sala ay sa mga pang-isahang taong upuan ako pumupwesto. Kahit minsan ay inaaya ko ni Lance na tabihan siya sa sofa ay ayoko talaga, Papa Dudut. Nagdadahilan na lamang ako na mas komportable ako na walang katabi. Sumapit ang birthday ni Lance, yon ang unang beses na magbe-birthday siya sa bahay namin kaya halos lahat ng malapit sa kanya ay in-invite niya para makasamang mag-celebrate ng birthday niya. Maging ang mga pamangkin niya ay naroon din kaya medyo maraming bata ang nasa bahay. Para hindi kami mahirapan sa pagluluto ay nagpa-cater na lamang kami ng pagkain. Nabiro pa nga kami na dapat ay magkaroon na rin kami ng anak. Sinabi ko na lang na hindi naman kami nagmamadaling magkaroon ng anak kasi ini-enjoy pa namin nila ang moment na kaming dalawa lamang. Kahit kasi matagal na ang relasyon namin ay maraming taon din kaming hindi nagkasama dahil sa pagtatrabaho namin sa ibang bansa. Napakasaya ni Lance ng araw na yon kaya masaya rin ako. Wala naman kasi akong ibang iniisip kundi ang kasiyahan ng aking asawa. Habang nasa ibaba ako at nag-aasikaso ng ibang bisita ay nagulat kaming lahat nang makarinig kami ng malakas na iyak ng isang batang babae sa itaas ng aming bahay. Napatakbo kami roon ni Ate Clara kasama ang ibang bisita at nakita namin ang isang batang babae na anak ng pinsan ni Lance. Nasa balcony ang bata at nakaupo sa reclining chair. Malakas siyang umiiyak. Nang dumating ang nanay niya at tanungin ang bata kung bakit ito umiiyak ay sinabi ng bata na may old woman na pumano ng malakas sa kanya. Ang pagkakasabi pa nga ng bata ay lola na ang babae. Nakita namin ang isang malaking pasa sa kaliwang braso ng bata. Nagtaka kaming lahat kasi wala kaming bisitang matandang babae na matatawag na isang lola.
Lahat ng nakarinig sa sinabi ng bata ay nagtaka kasi alam nila na wala kaming bisita na isang lola na. Isa pa ay mag-isa lamang ang batang babae sa balcony. Nagkatingin ang kami ni Ate Clara at sa tingin pa lamang ay nagkaintindihan na kaming dalawa, Papa Dudut. Nagkaroon agad kami ng hinala na maaring isa sa mga multo sa bahay ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng pasa yung bata. Kagaya yon ang pasa na nakuha ko noon sa leeg nang may parang sumakal sa akin sa balcony. Nag-usap kami ni Ate Clara after ng birthday party ni Lance at nagkasundo kami sa aming hinala na baka meron nagpaparamdam sa balcony ng aming kwarto, kaya inalis ko na roon ang lounge chair at binalik sa sala kung saan ito dating nakalagay. Iniwasan ko na rin ang pagtambay sa balcony sa takot ko na baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Isang tanghali pagkatapos kumain ay bigla akong inantok dahil medyo naparami ang kain ko. Ang sarap kasi ng pagkakadali ni Ate Clara sa menudo niya. Pero dahil sa naniniwala ko na hindi magandang matulog kapag busog ay nagpababa muna ako ng aking kinain. Habang nanonood kami ni Ate Clara ng noontime show ay sa lounge chair ako pumuesto. At ayoko pa rin talaga doon sa may sofa. Wala pa sana akong balak na matulog kaya nilimang ko ang sarili ko sa panonood ng TV. Pero masyado ako naging relax sa lounge chair kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na makatulog. Kahit tanghaling tapat ng araw na yon ay dinalaw pa rin ako ng isang masamang panaginip. Hinding-hindi ko makakalimutan ang panaginip ko ng araw na yon. Nasa lounge chair daw ako at may tatlong tao na nakatayo sa aking harapan. Isang matandang babae at lalaki at isang babae na siguro ay kaedad ko lamang. Nanlilisik ang mga mata nilang tatlo habang nakatingin sa akin. Hindi ko sila kilala pero galit na galit sila sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa naglabas ng tungkod yung matandang lalaki at pinaghampas niya ako. Isinalag ko ang aking mga braso kaya doon tumama ang lahat ng hampas sa akin ng matandang lalaki. Yung dalawang babae naman ay tumatawa at hindi man lang ako tinutulungan. Kung hindi pa ako niyog-yog at sinampal ni Ate Clara ay hindi pa ako magigising. Nagulat na lang daw siya nang bigla akong umungol na parang humihingi ako ng tulong habang ako ay mahimbing na natutulog. Nang magising ako mula sa masamang panaginip na yon ay hinang-hina ako, Papa Dudut. Halos hindi pa nga ako makatayo kaya hinayaan muna ako ni Ate Clara sa lounge chair. Ikinuwento ko sa kanya ang napanaginipan ko at talagang kinilabutan siya. Nakikita rin kasi niya, Papa Dudut, ang mga nasa panaginip ko, ang tatlong tao na aking sinasabi. Ang kaibahan nga lang ay hindi siya sinasaktan ng mga ito kundi ay binabantaan lamang siya na papatayin. Kinagabihan ay nagsulputan na ang mga pasa ko sa braso. Kagaya ng sa napanaginipan ko ay mukhang pinaghampas ako ng tungkod sa itsura ng aking mga pasa. Nang nakita yon ni Lance ay pag-uwi niya galing trabaho ay labis ang pag-aalala niya. Akala pa nga niya ay napaaway ako, Papa Dudut, kasi dahil sa aking mga pasa. Nagkaroon ako ng alinlangan na sabihin kay Lance ang totoo pero nasabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang sabihin sa asawa ko ang mga nangyayari sa bahay namin. Sa aming tatlo na nakatira doon ay siya na lang talaga ang hindi nakakaalam. Bahala na kung anong tumakbo sa isipan ni Lance. Basta ang importante ay nasabi ko sa kanya. Lance, hindi ako napaaway. Itong mga pasa ko sa braso ay nakuha ko dahil sa napaginipan kong multo dito sa bahay. Pinaghampas niya ako ng tungkod niya tapos ay bigla na lang akong nagkaroon ng mga pasa ngayong gabi. Seryosong sabi ko sa aking asawa. Gaya ng aking inaasahan ay tinawanan lamang ako ni Lance sa aking kwento, Papa Dudut. Inakala pa nga niya na meron akong lagnat kaya nagsalita ako ng ganon. Masyado na yata kayo nagiging close ni Ate Clara, kaya pati mga imposible niyang kwento ay na-absorb mo na. Naiiling na biro ni Lance. Patuloy kong ipinipilit kay Lance na nagsasabi ako ng totoo. Ipinapaalala ko sa kanya yung pasa ko sa leeg. Ipinaalala ko sa kanya yung pasa ko sa leeg maging yung pasa nung bata noong birthday niya. Doon na natahimik si Lance at parang napaisip na siya na baka nga totoo ang aking sinasabi. Sinabi ni Lance na imposibleng merong multo sa aming bahay dahil nagpa-bless na kami. Kahit ako hindi maintindihan ang bagay na yon, Papa Dudut. Alam ko kasi sa mga taong naniniwala sa mga multo ay mabisang pangtaboy sa mga ito
ay kapag pinabless ang isang lugar o bahay. Habang nag-uusap kami sa sala ay natigilan kami nang makarnig kami ng pag-urong ng mga upuan sa dining area. Nagmamadali kong hinila si Lance papunta sa dining area at ipinakita sa kanya ang upuan doon na nawala sa ayos, samantalang nakaayos yon nang umalis kami roon after naming mag-dinner. Ano, naniniwala ka na ba sa amin? Tanong ko kay Lance. Hindi ko alam. Baka ginalaw lang ng pusang galing sa labas o hangin. Katwiran ni Lance, kahit sa tono ng pananalita niya ay hindi niya sigurado ang kanyang sinasabi. Walang pusang kayang magpagalaw ng mga upuan sa isang iglap. At anong hangin? Walang pwedeng pasukan ng hangin sa area na ito. Lance, bakit kasi hindi ka pa maniwala sa amin ni Ate Clara na merong multo sa bahay natin? Halos maiyak na ako ng time na yon, Papa Dudut. Kahit mangiyak-iyak na ako ay hindi ko pa rin na-convince si Lance. Pero nakita ko na nagkaroon siya ng pagtatalo sa isipan niya kung totoo ba o hindi ang mga sinabi ko sa kanya. At least kahit papaano ay nagkaroon ako ng pag-asa na mapapaniwala ko rin ang aking asawa. Kinabukasan ay hinanap ko sa aking cellphone ang number ng dating may-ari ng bahay na nabili namin. Yun nga lang ay hindi ko na siya makontakt sa number na yon dahil nasa ibang bansa na sila. Kaya ang sunod na ginawa ko ay hinanap ko sa internet ang pangalan niya at doon na kami nagkaroon ng communication. Tinanong ko sa kanya kung ano ang history ng bahay dahil hindi ko yon masyadong naitanong sa kanya bago namin bilhin yon sa kanya. Sinabi niya na pinagawa niya yon dahil akala niya ay hindi na sila matutuloy sa pagmamigrate pero bigla siyang natuloy kaya kinailangan nilang ibenta ang bahay. Wala po bang namatay sa bahay na ito? O may mga multo ba kayong nararamdaman nung kayo ay nakatira dito? Naging prangka na ako sa aking tanong sa kanya. Multo? Walang multo sa bahay na yan. Pinabless namin ang lupa bago tayuan ang bahay at nang matapos ang bahay ay pinabless ulit namin. At ang question mo na kung merong namatay, wala pong namatay sa bahay na yan. Kung meron man ay sasabihin ko sa iyo yun, sagot niya sa akin. May nagpaparamdam kasi sa amin dito eh. Dalawang matanda at isang babae ang turan ko. Sobrang imposible talaga niyang sinasabi mo, Rafaela. Wala kaming kasamang matanda nung nakatira kami dyan. Ako ang husband ko at dalawang anak lang namin. Sambit pa ng dating may-ari. Ipinayo sa akin ang dating may-ari nang humingi kami ng tulong sa isang paranormal expert. Gusto ko sana pero syempre hindi lang dapat ako ang mag-decide pagdating sa bagay na yon. Dapat ay maging si Lance dahil kami ang may-ari ng bahay. Buti sana kung ako lang. Respeto ko na rin yon bilang asawa ko sa kanya. Ang talagang problema ko lang ay hindi papayag si Lance dahil hindi pa rin buo ang paniniwala niya na merong multo sa aming bahay. Naging palaisipan din sa akin kung paano nagkaroon ng multo sa bahay na yon sa kabila ng sinasabi ng dating may-ari na walang namatay sa bahay na yon at wala rin silang nararamdamang kakaiba noong sila pa ang nakatira. Para makasigurado ako sa sinabi ng dating may-ari ay nagtanong ako sa ilang kapitbahay sa history ng bahay na aming nabili. Kahit ang mga napagtanungan ko ay kagaya rin lang ng sinabi ng may-ari. Walang kakaiba sa bahay namin at wala ring namatay. Hindi na rin ako nagpubilit pa kay Lance na maniwala siya sa akin. Sinabihan ko rin ulit si Clara na huwag nang kausapin si Lance tungkol sa kababalaghan na naranasan naming dalawa sa bahay. Nagpapasalamat din ako kasi nandyan si Ate Clara at mas matindi ang kapit ng katinuan niya kumpara sa nauna naming kasambahay. Baka kasi kung mahina rin si Ate Clara ay baka ako naman ang mawala sa sarili sa sobrang takot. Alam kong hindi magandang pakinggan pero minsan ay ipinagdarasal ko na sana ay mismong si Lance ang maka-experience ng mga naranasan ko at baka yun ang maging dahilan para maniwala siya. Kung tatanungin ako kung sumagi ba sa isipan ko na umalis sa bahay na yon, ay hindi ko yun naisip, Papa Dudut. Para kasi sa akin ay kami ang nakatira sa bahay na yon at kung meron mang aalis, ay hindi kami kundi ang mga multo na gumagambala sa amin. Dati ang akala ko talaga ay hindi totoo ang mga ganong kwento, Papa Dudut. Kapag nakakarinig o nakakabasa ako dati ng kwento tungkol sa mga multo at kiniklaim na totoong nangyari ay napapataas ako ng kilay at napapasabi ako sa sarili na masyadong exaggerated ang mga ganong kwento. Pero kapag ikaw na pala ang mismong naka-experience ay talagang mababali ang inyong paniniwala.
Sa paglipas pa ng mga araw ay mas nakaramdam ako ng matinding takot. Yung feeling na anytime ay may hindi magandang mangyayari. Kahit nga ang pagtulog na dati ay pahinga ko ay natatakot na rin akong gawin kasi baka mapanaginipan ko naman yung tatlong multo. Kagaya na lamang ng isang madaling araw na bigla akong nagising sa dahilan na hindi ko alam. Nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan kaya bumaba ako para uminom ng tubig sa kusina. Dahil sa pamilyar ko sa aming bahay ay kaya kong maglakad doon kahit madilim at hindi na binubuksan ang ilaw. Okay naman ang lahat hanggang sa makarating ako sa kitchen. Binuksan ko ang ref at kumuha ng tubig. Nagsalin ako sa baso. Hinayaan ko lang na nakabukas ang pinto ng ref habang umiinom kaya nagkaroon ng kaunting liwanag sa kitchen. Sa aking peripheral vision ay may nakita akong gumalaw sa may dining area kaya napatingin ako doon. Hindi ako nakagalaw sa sobrang takot at shock nang may makita akong tatlong parang usok na anino na nasa dining set para silang nakaupo sa upuan at naghihintay ng pagkain. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at bumigat ang ulo ko pagkakita ko sa kanila. Parang nawala ng lakas ang mga binti ko at pinilit ko pang ipatong ang baso sa may lababo at umalis ng kusina pero hindi ko na nagawa dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising ako dahil narinig ko ang boses ni na Ate Clara at Lance. Nakahiga ako sa may sofa at pinapaypayan ako ni Ate Clara. Doon ko nalaman na nakita pala ako ni Ate Clara na nakahandusay sa kusina habang walang malay. May nakita akong tatlong anino sa dining set natin. Lance, maniwala ka naman sa akin this time? Naiiyak kong sabi sa aking asawa. Tahimik lamang si Lance at maya maya ay sinabi niyang magpahinga ako ng ilang araw at huwag na munang magkikilos. Baka raw stress ako sa mga ginawa ko sa laundry shop. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako stress dahil totoo ang mga nakita ko. Nang pumasok na si Lance sa kanilang trabaho ay nag-usap kami ni Ate Clara ng masinsinan. Alam mo ate, nang dahil sa nakita kong anino kagabi ay meron ako na-realize, sabi ko kay Ate Clara. Ano yun ma'am? Curious na tanong ni Ate Clara. Na hindi nakakapit sa bahay na ito ang mga multo kundi sa mga gamit na dinala namin ni Lance sa bahay na ito. Yung sofa, dining set at lounge chair na sinabi ng pinagbilhan namin na isang pamilya lamang nang galing. Feeling ko ay ang may-ari ng mga gamit na yun ng mga multo na nagpaparamdam sa atin. Tugon ko. Sa sinabi ko na yon ay unti-unti na rin naliwanagan si Ate Clara. Kaya naman ang araw din na yon ay naghanap ako ng junk shop at nakakita naman ako at pinapick up ko sa kanila ang mga gamit na pinaghihinalaan kong pinagkakapitan ng multo na gumagambala sa amin. Sa araw din na yon ay nagawa kong i-dispatch ang dining set, sofa at lounge chair ng magkasabay. Alam ko na magagalit si Lance sa ginawa ko na yon pero kung kapalit naman nun ay ang aking peace of mind ay handa kong tanggapin ang galit ng aking asawa. Wala na rin akong pakialam sa panahon na yon kung ako na lang ang mag-isang nagdesisyon kasi kung hihintayin kong maniwala si Lance sa akin ay baka patay na ako noon ng dahil sa takot. Pag-uwi nila sa bahay ay nagtaka siya kung bakit nawala na ang dining set namin, pati na ang sofa at lounge chair. Sinabi ko sa kanya ang totoong dahilan at nakiusap ako sa kanya na huwag na niya akong pag-isipan ng kung ano-ano. Nangako rin ako na papalitan ko ang mga gamit na itinapon ko ng bago at brand new. Nakatipid nga kami sa mga gamit na second hand na gamit ay grabing takot naman ang naging kapalit noon. Dalawang araw lang ang pinalipas ko at pinalitan ko na ng bago ang mga gamit na itinapon ko. Napansin din namin ni Ate Clara na wala na kaming nararamdaman na kakaiba sa bahay simula nang itapon ko ang dati naming sofa, lounge chair at dining set. Nawala na rin ang takot ko sa tuwing tutulog ako at naging kampante na rin ako sa wakas sa sarili kong bahay na dapat lang naman na maramdaman ko. Yun ang naging simula ng tahimik at walang halong takot na pamumuhay naming lahat sa bahay na yon, Papa Dudut. Kasama ko pa rin si Ate Clara sa bahay namin hanggang ngayon at pamilya na ang turing namin sa kanya. Nakakatuwa lang isipin na sa gitna ng takot na naranasan noon ni Ate Clara ay never niya akong iniwanan kahit pwede naman sana siyang umalis at maghanap ng ibang pamilya ng bahay ay walang multo. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Ate Clara, Papa Dudut. Dito ko na pala tatapusin ang aking kwento. Ngayon naman ay okay na ang bahay. Wala na ang mga multo.
Kaya hindi rin ako nagsisisi na nagtapon ako ng mga gamit. Na-amaze lang ako na na-analyze ko na yon ang dapat kong gawin para mawala na ang tatlong multo na nasa aming bahay noon. Lubos na gumagalang Rafaela. Minsan sa kagustuhan nating makatipid ay napapasama tayo. Walang masama sa pagtitipid dahil ito ay sinyales na marunong tayong magpahalaga sa perang pinaghirapan natin. Ngunit dapat din nating isipin ang kaligtasan natin at ng mga taong nakapaligid sa atin bago tayo bumili ng gamit na ilalagay natin sa ating bahay. Sa kwentong ito ay naipakita kung gaano kaimportante na meron tayong tinatawag na support group o yung taong naniniwala sa atin at sinusuportahan tayo kahit minsan ay hindi na kapanipaniwala ang mga sinasabi at ginagawa natin. Kagaya na lamang ni Ate Clara kay Rafaela, kung wala siguro si Clara sa tabi ni Rafaela habang nangyayari ang mga kababalaghan na yon sa kanilang buhay ay baka bumigay na si Rafaela. Kaya maganda rin na marunong tayong makinig sa mga sinasabi ng taong malapit sa atin at iwasan natin ang agad na panghusga kahit pa parang imposible ang kanilang sinasabi. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.